Nagbabalik po ang eleksyon 2022 at ngayon silipin po natin ang sitwasyon. Mula sa Maynila, may live report si JP Soriano. JP! Vicky, magandang gabi. Nagpapatuloy nga ang ginagawang canvassing of votes ng Manila City Board of Canvassers dito sa Manila City Hall, at as of 10 p.m. ay lagpas na po to 60% ang mga natatransmit na boto dito sa Manila City Hall na nakikita naman sa Consolidation and Canvassing System o CCS. Ang mga yan po ay ina-announce ng chairman ng City Board of Canvassers, at nakikita ng lahat ng narito ngayon sa Manila City Hall. Present po ang mga representative ng iba't ibang kandidato. At base sa initial at partial canvassing of votes sa Maynila, para po sa mga binoto ng mga taga-Maynila, nangunguna sa presidential race si dating Senador Bongbong Marcos Jr. na sinundan ni Manila Mayor Isko Moreno at Vice President Lenny Robredo. Leading naman by a huge number sa vice presidential race si Sara Duterte na sinundan ni Doc Willie Ong, Senator Kiko Pangilinan, Senate President Tito Soto sa ikatlo at apat na pwesto. Para sa pagka-mayor ng Maynila, leading din by a huge gap si Hani Lacuña, ang incumbent vice mayor na sinundan ni Alex Lopez, at Amado Bagatsing sa ikalawa at ikatlong pwesto sa vice mayoralty race, leading by a huge number din sa partial official canvassing sa Maynila, ang aktor at congressman na si Yul Servo na sinundan ng isa pang aktor na si Raymond Bagatsing. Ayon sa chairman ng Manila City Board of Canvassers, sa buong Maynila, sa mahigit 1,800 na clustered precincts mula sa iba't ibang distrito, 40 na clustered precincts ang nagkaaberya sa kanilang mga SD cards. Katumbas po ito ng 32,000 votes na naantala ang transmission dahil sa iba't ibang problema sa VCM at SD cards. Pero paggarantiya ng Manila City Board of Canvassers, ang mga botong ito ay mabibilang at maisasama daw sa canvassing of votes. Bago nag-umpisa ang canvassing sa Maynila, ay nag-inspection din dito ang mga pulis at iba pang mga opisyal. At ayon sa Comelec Roots, maaaring pumasok lang dito at mag-observe ang mga abogado, representatives at mga kandidato ng partido at mga kandidato. At Vicky, ayon sa chairman ng City Board of Canvassers, ay nagpapatuloy pa rin ang botohan sa ilang districts sa Maynila, dahil nung nag-cut off ng 7 p.m. ay lahat ng mga nakapila, kahit labas na po ng paaralan, ay sinama na sa bilang at titiyakin daw po nila na sila ay pabobotohin. At yan muna ang latest mula sa ginagawang canvassing sa Maynila. JP Soriano para sa eleksyon 2022. Dapat totoo.